Chapter 11, Tale of Hero End. Natutulog si Ryo, ngunit biglang bumukas ang mga mata ni Ryo. At napabuntong hininga siya sa gulat. May nangyaring mali, nagkamali siya sa proseso ng reincarnation. Pero maya-maya, may narinig siyang boses na tumatawag sa kanya. Si Ryo iyon. Hero, okay ka lang? Tanong ni Ryo, puno ng pag-aalala ang boses niya. Nakaramdam ng ginhawa si Hero sa kanya. Hindi siya nag-iisa. Ryu, hindi ko alam kung kakayanin ko to, and where the hell am I? Sabi ni Hero na nanginginig ang boses. Ngunit mabilis siyang pinaniwalaan ni Ryo. Don't worry, Hero. You've got this. You're stronger than you think. Yun lang pala, dot up. Nagkaroon ng lakas ng loob si Ryo na sabihin sa kanya ang totoo. Nang makita ito ay nagtanong si Hero. Ryu, anong meron? Okay na ba ang lahat? Saglit na nag-alinlangan si Ryo bago nagsalita. I'm sorry, Hero. Nagkamali ako sa proseso ng reincarnation. Sa halip na ipadala ka sa mundo ng One Piece, pinadala kita sa ibang mundo ng anime. Baka sa mukha ni Hero ang pagkabigo. Nako, kaya pala iba, sa ang mundo mo ako pinapunta. Huminga ng malalim si Ryo. Hindi ako sigurado. Ito ay isang mundong hindi ko pa nararanasan. Ngunit batay sa impormasyong nakalap ko mula sa iyong kahilingan, naniniwala ako na ito ay magiging isang mundong puno ng pakikipagsapalaran. Maraming pagkakataon para magamit mo ang iyong mga bagong kapangyarihan at magkaroon ng mga bagong kaibigan. At dahil nasa ibang mundo ka kaya dapat kong i-unlock ang buong kapangyarihan ng iyong prutas. Ibinigay ko sa iyo ang kapangyarihan ng telekinesis, ngunit ngayong ganap na silang naka-unlock. Mayroon kang fourth dimensional space kung saan maaari mong panatilihin ang iyong mga armas at kontrolin ang mga ito gamit ang iyong mga kapangyarihan. Ito ay medyo overpowered ay hindi. Ang pagkabigo ni Hero ay muling napalitan ng pananabik. Iyan ay kahangahangang tunog. Hindi ako makapaghintay na tuklasin ang bagong mundong ito at makita kung ano ang inaalok nito. Napangiti si Ryo, nakahinga siya ng maluwag sa pagtanggap ni Hero ng balita. Natutuwa ako na tinatanggap mo ito ng mahinahon. Mag-ingat ka na lang dyan, okay. Ang mundong ito ay maaaring hindi kung ano ang pinlano natin, ngunit pakiramdam ko ito ay magiging isang kamangha-manghang pakikipagsapalaran para sa iyo. Tumango si Hero, kumikinang sa kanyang mga mata ang determinasyon. Huwag kang mag-alala, Ryo. Susulitin ko ito at babalik ng mas malakas kaysa dati. At nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay. Pinadala siya ni Ryo sa mundong ito na may katawan sa halip na ipanganak siya kaya wala siyang relasyon kahit kanino. I think dapat maghanap muna ako ng makakasama tapos may iisipin ako. At sa ideyang ito ay nagtungo siya sa kalapit na bayan kung saan niya nalaman na tulad ng bawat anime ay mayroong isang Adventure Guild, sumali siya dito at nakahanap ng mga kapareha. Nang sigurado si Ryo na walang problema si Hero, nakahinga siya ng maluwag at lumabas para maglakad. Sa tingin ko kailangan kong makipagkaibigan dito. Lumabas siya ng kanyang mansyon, nakita niya ang mapa kung saan siya nakakita ng cafeteria. Hoho, isang kafe, tingnan natin kung ano ang meron. Crack, hi, ikaw? Oo, kinakausap kita, gusto mo bang maging bahagi ng aking paglalakbay? So ano pang hinihintay mo? Bored ako kaya isusulat ko ang mga pangarap mo. Comment lang at makakakuha ka ng tiket para makasipsip sa akin. Ano pa ang hinihintay mo? Pumunta ngayon at magkomento. I like this power, the power to break fourth wall is quite awesome. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakarating ang prinsipe sa kafe. Pumasok si Ryu sa Cafe in the God Domain, nanlaki ang mga mata niya sa pagtataka sa tanawing nasa harapan niya. Napakalaki ng lugar. At ito, ay puno ng mga Diyos mula sa iba't ibang mundo. Nakuryente ang hangin sa kilig at Saturday nang magkasabay silang lahat. Pumunta si Ryu sa counter at umorder ng isang plato ng sushi at ilang green tea. Pagkatapos ay umupo siya sa isang malapit na mesa. Ang kanyang mga mata ay iniskan ang silid kung sino mang pamilyar na mukha. Habang naghihintay ng kanyang pagkain, napansin niya ang isang pigurang nakaupo sa malapit na mesa. Nakilala siya ni Ryo bilang si Issei, ang Harem God. Si Issei ay tanyag sa iba pang mga Diyos, at narinig ni Ryo ang maraming kwento tungkol sa kanya. Na-curious, tumayo si Ryo at naglakad papunta sa table ni Issei. Excuse me, sabi niya para kunin ang atensyon ni Issei. Pwede ba akong mauupo dito? Tumangala si Issei at ngumiti. Of course. Please, have a seat. Crack. Hindi ba siya Issei from High School Bob? Teka, Diyos ba siya sa anime? Sa tingin ko ay hindi. Tingnan natin kung sino siya.
Manatili sa akin hanggang sa wakas upang malaman ang katotohanan. Chapter 12, Issei, The Harem God. Hello, ako si Ryuma the Anime God. Umupo si Ryo at nagpakilala. Pagkatapos ay nagsimula siyang makipag-usap kay Issei, nagtanong sa kanya tungkol sa kanyang buhay sa God Domain at sa kanyang mga karanasan sa ibang mga Diyos. Masaya si Issei na obligado at ibinahagi ang kanyang mga kwento kay Ryo. Tumitawa sa ilan sa mga mas nakakatawang sandali. Hi, I wanted to ask you, are you in high school Bob anime? Hahaha, pero hindi siya ako kundi ang aking avatar. Wala siyang kapangyarihan, dahil gusto niyang mabuhay nang wala ang aking harem na Diyos. Powers, at oo, wala siyang alam tungkol dito. Oh, so ganun pala. Hey, hindi ka dapat gumamit ng mga ganitong pangalan, alam mo ba? Copyright ang mata ng Diyos ay nasa lahat ng dako, sino ang nakakaalam kung kailan siya darating sa iyong pintuan? Lumayo ka sa kanya. Haha, naiintindihan ko. Crack, you heard him right. So please understand the hints, asterisk blinks. Sa pamamagitan ng, Ryu, what thoughts are you lost in? Bigla kang na-freeze, everything is fine, diba? Tanong ni Issei kay Ryo. Actually pag nabasag ni Ryo yung fourth wall, nag-freeze siya. Oh, wala lang. Bakit hindi pa dumarating ang pagkain? Wait lang, busy sila. Habang nagkukwentuhan sila, dumating na ang pagkain ni Ryo. Nagpasalamat siya kay Issei at hinukay ang kanyang sushi. Ninanamnam ang masarap na lasa. Umorder si Issei ng steak at inalok si Ryo ng baso, tinanggap naman niya. Nagpatuloy ang dalawa sa pag-uusap at pag-iinuman, ang kanilang mga boses ay lumalakas at mas animated habang sila ay nagiging mas komportable sa isa't isa. Biglang bumukas ang pinto ng kafe at pumasok ang isang matangkad. Ito ay ang guardian god ng isang mundo na binisita kamakailan ni Ryo. Ang Diyos na tagapag-alaga ay nagnangalit sa galit, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit habang siya ay humahakbang patungo sa mesa ni Ryo. Ryo, tumahol siya. Anong ginawa mo? Nagdulot ka ng gulo sa mundo ko. Anong ginawa mo? Nagdulot ka ng gulo sa mundo ko. Kumalabog ang puso ni Ryo sa kanyang dibdib. Ano bang pinagsasasabi mo? At sino ka ba sa una? Tanong niya. Ako ang tagapangalaga ng Diyos ng mundo kung saan mo ipinadala ang batang iyon. Oh, nag-reincarnate si Ryo ng isang hero sa mundong iyon. Ngayon naalala ko, nakita mo na ito ay isang pagkakamali. Ako ay humihingi ng paumanhin. Sabi ni Ryo, hindi ko sinasadyang manggulo, gusto ko lang tumulong. Ngumuso ang guardian god. Tulong. Tinatawag mo itong tulong. Nasira mo ang natural na ayos ng mga bagay. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang gumanap bilang Diyos? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Ryo, alam niyang may ginawang masama si Hero pero hindi niya alam. Tutal, isang araw lang dito? Ibig sabihin, halos ilang araw na lang sa mundong iyon, mga 2 o 3 araw. Lamang. Don't act like a fool. He is overpowering everyone. He is f**king overpowered. Naramdaman ni Ryo ang malamig na pawis na tumutulo sa kanyang noo. Ano ba? Bakit magalit na galit siya, di ba single man yon? Wala bang makapangyarihang individual? Don't tell me na naging powerful figure siya doon. Ano ang dapat kong gawin, ano ang dapat kong gawin? Naramdaman ni Issei ang tensyon sa hangin at pumasok. Ngayon, huwag tayong masyadong magpagod. Sabi niya, mahinahon at nakapapakalma ang boses. Walang nilabag na rule si Ryo. Siya ay may kapangyarihan ng maraming Diyos, at ginawa niya iyon sa autoridad ng isa sa kanila. At ito ay legal. Ang mukha ng tagapangalaga ng Diyos ay napangiti. Don't take his side, Issei. He is just a newcomer. Nagkibit balikat si Issei. Sinisikap ko lang na maging patas. Walang ginawang masama si Ryo, at ikaw ay isang tagapag-alaga, bakit ka interesado sa mga gawain ng iyong planeta? Ngumisi si Issei, huwag mong sabihin sa akin na ginagambala ng batang iyon ang iyong maliit na plano. Oh my, nagsimula ka na bang makialam sa mga internal affairs ng planeta mo? Hinampas ng Guardian God ang kanyang kamao sa mesa na naging sanhi ng pagkalampag ng mga pinggan. Hindi ko paninindigan ito, angal niya. Pareho kayong walang iba kundi manggugulo. Nadurodge ang puso ni Ryo, hindi maganda. Ngunit pagkatapos ay tumayo si Issei, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa matinding determinasyon. Gusto mong lumaban, Guardian God, nakuha mo na? Chapter 13, Goddess of Light. Nagulat ang ibang mga Diyos sa kafe dahil sa biglang pagsabog ni Issei. Hindi pa nila siya nakitang ganoon kasigla. Napangiti ang Guardian God.
Gusto mo talaga akong hamanin, Issei. Alam mong mas makapangyarihan ako sa'yo. Tumawa si Issei. Siguro, ngunit mayroon akong isang bagay na wala ka. May kapangyarihan ako. May followers ako. Meron akong pera. May malaking villa ako. Mayroon akong walang katapusang pagkain. Nasa akin ang lahat. Anong meron ka? Ngumisi ang Diyos na tagapangalaga. Harem. Sagot ni Issei. Ha 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 ha. Nagsimulang tumawa ang lahat ng naruroon at naramdaman ng Diyos na tagapag-alaga ang kanyang pagkawala at galit na muling sumiklab sa kanya. Well, dot may iba din ako. Ano ngayon? Tita my friends, sabi niya sabay senadorya sa ibang mga Diyos sa kafe. Tumango ang ibang mga Diyos bilang pagsang-ayon, tumayo at bumuo ng bilog sa paligid ni Issei at Ryo. Alam nilang lahat na tama si Issei. Ang Diyos na tagapag-alaga ay palaging nagdudulot ng gulo at oras na may tumayo sa kanya. Pinandilatan sila ng Guardian God, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa galit. Fine, ungol niya, let's settle this once and for all. Sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay, ang kafe ay nag-transform sa isang larangan ng digmaan. Ang mga Diyos ay nagkalat, nagtatakip sa likod ng mga haligi at mesa habang ang tagapangalaga ng Diyos ay nagpakawala ng kanyang galit. Si Issei at Ryo ay magkatabi, ang kanilang mga kapangyarihan ay nagsasama-sama upang lumikha ng isang malakas na kalasag. Ang mga pag-atake ng Guardian God ay tumalbog ng hindi nakakapinsala. Iniwan silang hindi nasaktan. Issei, hindi natin ito mapapatuloy magpakailanman. Sigaw ni Ryo sa sobrang ingay ng labanan. Kailangan natin ng plano. Tumanggaw si Issei, tinitingnan ng kanyang mga mata ang larangan ng digmaan para sa anumang kahinaan. Tumanggaw si Issei, tinitingnan ng kanyang mga mata ang larangan ng digmaan para sa anumang kahinaan. Oh, my, what a beautiful sight. Boses ng babae ang nanggaling sa likod nila. Ha, Diyosa ng liwanag. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Issei. Wala lang, gumagala lang. Pagkasabi nito ay sumama siya sa kanilang dalawa at lahat ng tatlo ay kinuha ang kanilang kapangyarihan ng sama-sama dahil dito nagsimula ang Diyos na tagapag-alaga. Uma Atres, ikaw, mabuti kung ganoon. Biglang nag-power up ang Guardian God at sinimulang itulak ang tatlo pabalik. Ano ang dapat nating gawin? Iritadong tanong ni Ryo. Kailangan natin siyang sirain, sabi ni Goddess. Ngunit paano ang tungkol sa ulo? Tanong ni Ryo. It's do or die situation, hindi siya magiging harsh. Sabi ni Issei. Fine then. Nagsimulang bumuo ng kapangyarihan si Ryo. Siya ay may kapangyarihan ng maraming Diyos, kaya't siya ay napakalakas din, ngunit siya ay bago, kaya't wala siyang karanasan. Sila ay umaban, umiiwas sa mga putok ng enerhiya at lumukso sa mga nahulog na Diyos. Ngumisi ang Diyos na tagapangalaga, nang makita ang kanilang paglapit. Ha, sa tingin mo matatalo mo ako. Ako ang Diyos na tagapangalaga. Pero hindi nagpatinag sina Issei at Ryo. Sumakay sila patungo sa kanya, ang kanilang mga kapangyarihan ay nagsasama-sama upang lumikha ng isang napakalaking sabog ng enerhiya na tumama dito sa gitna. Ang kanyang dome ng proteksyon na hadlang ay nabasag sa 1,000,000 piraso. Ang kapangyarihan nito ay kumagawala sa hangin. Ang Diyos na tagapangalaga ay nagpakawala ng matinding galit, ang kanyang anyo ay kumikislap at kumukupas. Nagsaya ang ibang mga Diyos, pinalakpakan sila sa likod at binabati sila sa kanilang tagumpay. Ngumisi sina Issei at Ryo. Nakaramdam sila ng kasiyahan. Good job, Ryo. Sabi ni Issei. Pinapalakpak siya sa likod. Talagang, dumating ka para sa amin. Oo, magaling ka. Sabi ng Diyosa ng liwanag. Napangiti si Ryo, nakaramdam ng pride sa loob niya. Hindi pa siya nakaramdam ng ganito kabuhay. Salamat, Issei. Thanks, MS. Dot o kahit anong pangalan mo. Sabi niya na nagpapasalamat. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Nagkibit balikat si Issei, ngumisi. Oy, para naman yon sa magkakaibigan, diba? Hey, Mr. My name is Arya. Sabi niya. Oh, Arya wanna join us? Sure, pero hindi ako magbabayad. Hahaha, nagtawanan silang tatlo. And with that, bumalik silang lahat sa kafe, nakaramdam ng pagkakaibigan at saya. Alam nilang simula pa lang ang kanilang tagumpay, at marami pang adventure na darating. Hey Arya, di ba pareho kayo ng Diyosa sa lahat ng anime na yan? The Goddess of Light, the super hidden villain. Tanong ni Ryo kay Arya. Hehe. Dot yup, but I am not a villain, you see. Naiisip ng mga followers ko na kung gagamitin nila ang pangalan ko then it will be okay.
Iniisip nila na kahit anong gawin nila ay palaging tama. Mga tanga lang sila. Ipinaliwanag niya, "Tell me, M's anime god, anong ginawa mo kaya nagalit siya sa'yo?" Tanong niya, "Well, nakikita mo ako." Huminto si Ryu sa kalagitnaan nang lumitaw ang ulo sa harap niya. "Pakialam mo ba kung samahan ko kayong tatlo?" tanong ng ulo. Chapter 14, Assembly of Gods. Crack! Eto siya, nagtataka ako kung bakit hindi siya dumarating. Pero andito siya ngayon handang makipaglokohan sa atin. Tignan natin kung ano ang mangyayari. Teka, nasa collection list mo ba ako? Kung hindi, ano ang ginagawa mo? Idagdag mo ngayon at ipakita mo sa akin ang iyong pagmamahal. Bye B. Pow! Head UC. Magpapatuloy na sana si Issei pero pinigilan siya ng ulo. Hindi mo ba nakikita itong ginoon na ito ay magkukwento sa atin, makinig ka sa kanya saka magsabi ng isang bagay. Nakangiting sabi ng ulo, nakaka-intimidate. Ano pang hinihintay mo? Sabihin mo ang sasabihin mo, hindi isang salita pa, hindi isang salita na kulang. Oh okay, may isang kaluluwa na lumapit sa akin. Hero ang pangalan niya, at ganyan niya ikinwento ang buong kwento. Sa kalagitnaan ng kwento, magugulat silang tatlo pero nanatiling nakikinig nang walang sinasabi. Pagkatapos ng kwento ay ibinuko ng ulo ang kanyang bibig at sinabing, "Well, dot ito ang kapangyarihan ng Summon God. Kung kailangan ng isang tao sa ilang mundo, maaari niyang ipadala ang mga tao doon. Dahil ginawa mo na ang kanyang katawan, automatiko siyang napunta sa mundong iyon dahil nasa panganib ang mundong iyon." Ipinaliwanag sa kanya ni Head ang dahilan sa likod niya. "Nabigo, reincarnation. Ngayon, nandito ako para anyayahan kayong tatlo sa pagtitipon ng mga Diyos." Sinabi niya, "Pero, pagkakamali lang, at gusto niya tayong patayin kaya wala tayong choice." Sabi ni Issei pero napahinto ulit sa ulo. "Oh shut up, ayan, walang kasong sasampahan sa'yo. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Sabi ko, invited, ka hindi sa arestado ka. Kung gayon, paano ang guardian na Diyos na iyon?" Tanong ni Arya. "Oh, dot yun? Inatake kanya kanina at nagigilty na siya. Dahil kay Ryo naligtas ang mundo mula sa pagkawasak. Malapit na itong magwakas dahil ang Diyos na tagapag-alaga ay gumawa ng ilang mga pagbabago na wawakasan sana ang mundo ngunit siya ay nabigo dahil sa bayani na iyon. Bago mo itanong, gusto niyang sirain ang mundong iyon para makakuha siya ng bago. Itatanong pa sana nila pero huminto sa kalagitnaan at sumagot ang ulo bago pa ito matanong ni Tai. Ngayon, dot may pagkain, iniimbitahan ka bilang kinatawan ng mga bagong henerasyong Diyos. Meron ding iba, salubungin mo ako sa Assembly Hall, 2 oras mula ngayon at huwag mong subukang pakialaman ang sinaunang mga Diyos." Bago pa sila makapagtanong ng anuman, nawala ang ulo doon. Makalipas ang 2 oras, si Ryu, Issei, at Arya ay humakbang sa malalaking gininto ang pinto ng Assembly of Gods at agad silang nataman. Sa kadakilaan ng hal, ang mga pader ay nakaunat ng mataas, pinalamutian ng masalimuot na mga ukit na naglalarawan ng mga dakilang labanan sa pagitan ng mga Diyos at mga Titan. Ang sahig ay gawa sa may kintab na marmol na kumikinang sa liwanag ng 100 kumikislap na sulo. Ang mga hilera sa hanay ng mga mag-agarang upuan at bangko ay nakaayos sa isang bilog, bawat isa ay inookupahan ng isang Diyos o Diyosa. Mula sa ibang pantheon, sa gitna ng silid ay nakatayo ang isang nakataas na dais, kung saan ang 3 sinaunang Diyos ay nakaupo sa mga tronong ginto at pilak. Lumapit sa eskina ang 3 magkakaibigan, magkahalong excitement at kaba ang nararamdaman. Alam nila na narito sila para kumitawan sa bagong henerasyon ng mga Diyos, at gusto nilang gumawa ng mabuti. Impression. Nang malapit na sila sa dais, nahajep ng mata nila ang isang grupo ng mga Diyos na nakaupo sa malapit. Isa sa kanila, matangkad, matipunong lalaking may mabangis na balahibo, tumayo at lumapit sa kanila. "Pagbati," sabi niya, lumalakas ang boses niya. "Ako si Thor, Diyos ng Kulog. At ikaw," humakbang si Ryo at yumoko. "Ako si Ryo, ang anime god. Ito ang mga kaibigan ko, si Issei, ang harem god, at si Arya, ang goddess of light." Tumango si Thor, pinalaki sila ng kritikal na mata. "Tuldok, I see. And what brings you to the assembly?" "Kami ay inanyayahan upang kumitawan sa bagong henerasyon ng mga Diyos." Humakbang si Arya. "Gusto naming matuto mula sa mga sinaunang Diyos." Humalaklak si Thor. "Mga matatapang na salita, mga kabataan. Ngunit gusto ko ang iyong espiritu. Halika, umupo sa amin.
Marami tayong dapat pag-usapan. Dinala niya sila sa isang hanay ng mga bakanting upuan kung saan sila nanirahan kasama ng ibang mga Diyos. Ipinakilala sila kay Odin, ang Allfather, at Zeus, ang hari ng mga Olympian. Nakilala nila si Huitzilopochtli, ang Aztec na Diyos ng digmaan, at si Shiva, ang Hindu na Diyos ng pagkawasak at muling pagsilang. Nakipag-chat sila kay Anansi, ang manlilinlang na Diyos ng gagamba, at si Loki, ang Diyos ng kalikuan ng Norse. Nang magsimula ang pagpupulong, si Ryu, Issei, at Arya ay nakinig ng may pagkamangha habang tinatalakay ng mga sinaunang Diyos ang mga bagay na napakahalaga. Pinag-usapan nila ang kalagayan ng mortal na mundo, ang balanse ng kapangyarihan sa pagitan ng mga pantiyan, at ang patuloy. Pakikibaka laban sa mga Titans na nagtago pa rin sa mga anino na nagpaplano ng kanilang paghihiganti. Sa buong pagpupulong, naramdaman ng tatlong magkakaibigan ang lumalagong pakiramdam ng paggalang sa mga sinaunang Diyos. Sila ay matalino at makapangyarihan na may mga siglo ng karanasan at kaalaman. Napaharap sila sa mga hamon na maiisip lamang ng mga bagong Diyos at sila ay nagwagi. Napagtanto ni Ryu, Issei, at Arya na marami silang dapat matutunan mula sa mga kagalang-galang na Diyos na ito. Pagkatapos ng pulong, naghiwa-hiwalay ang mga Diyos sa kanilang iba't ibang kaharian, at natagpuan ni Ryu, Issei, at Arya ang kanilang mga sarili na naglalakad. Kasama sina Thor at Odin. Chapter 15, An Argument. Nagpakita ka ng magandang pangako ngayon. Sabi ni Odin sabay palagpak sa likod ni Ryu. Mataas ang pag-asa ko sa bagong henerasyon ng mga Diyos. Pero kailangan mong mag-ingat. Nagbabala si Thor. Mayroong sa mga sinaunang Diyos na hindi malugod na tinatanggap ang pagbabago. Baka makita ka nila bilang isang banta. Tumanggaw si Ryu, nakaramdam ng lamig sa kanyang gulugod. Alam niya na may malalakas na puwersa na nakahanay laban sa kanila, at nakakailanganin nila ang lahat ng kanilang talino at lakas upang mabuhay. Habang naglalakad sila sa mga bulwagan ng assembly, namangha si Ryu, Issei, at Arya sa kagandahan at pagiging komplikado ng lugar. Nakakita sila ng mga estatwa ng mga Diyos at bayani, kumikinang ng mga fountain, at kumikinang ng mga tapis area. Habang naglalakad sila sa bulwagan, nakita ni Ryu, Issei, at Arya ang kaguluhan sa unahan. Hay, anong nangyayari dyan? Sabi ni Issei. Ewan ko, parang away, itignan natin kung anong nangyayari. Binilisan nila ang kanilang lakad at hindi nagtagal ay natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa gitna ng mainit na pagtatalo sa pagitan ng dalawang grupo ng mga Diyos. Sa isang panig ay ang mga Diyos ng Norse na pinamumunuan ni Odin at Thor. Sa kabilang banda ay ang mga Diyos ng Ehipto na pinamumunuan ni Ra, ang Diyos ng Araw, at si Anubis, ang Diyos ng mga patay. Pinagtatalunan ng mga Diyos ng Ehipto na ang bagong henerasyon ng mga Diyos ay nagbabanta sa kanilang paraan ng pamumuhay. Naniniwala sila na ang mga batang Diyos ay walang ingat at hindi nasusubok, at maaari nilang sirain ang maselang balanse ng kapangyarihan na naitatag sa loob ng maraming siglo. Ang mga Diyos ng Norse, gayunpaman, ay nakakita ng mga bagay na naiiba. Nagtalo sila na ang bagong henerasyon ng mga Diyos ay kumakatawan sa isang bago panahon ng pagkamalikhain at pagbabago, at dapat silang yakapin sa halip na katakutin. Si Ryu, Issei, at Arya ay nagpalitan ng nag-aalalang tingin. Hindi nila inaasahan ang gayong puot, at hindi sila sigurado kung paano tutugon. Crack! Well, hindi ko inaasahan ang lahat ng ito. Mukhang masama ang araw ngayon, may away ng away. Ewan ko sayo, pero pagod na ako. Tingnan natin kung paano ang laban na ito. Sa sandaling iyon, isang boses ang bumukas, na pinuputol ang argumento na parang kutsilyo sa mantikilya. Ito ay si Zeus, ang hari ng mga Olympian, at siya ay dumating upang wakasan ang pag-aaway. Tama na, sigaw niya, umaalingaw-ngaw ang boses niya sa mga bulwagan. This bickering is unbecoming of gods. We are here to work together, not tear each other. Natahimik ang mga Diyos, natakot sa dumadagandong na boses ni Zeus. Nilingga niya si Ryu, Issei, at Arya, at sinenyasan sila. Tapos na, mga batang Diyos, sabi niya na kumikislap ang mga mata sa amusement. Naiintindihan ko na nahuli ka sa gitna ng hindi pagkakasundo na ito. Sisiguraduhin ko sa iyo na hindi lahat ng sinaunang Diyos ay kasing sarado ng isip gaya ng ilan sa aking mga kapatid. Iminuwestre niya ang isang grupo ng mga Diyos na nakatayo sa malapit. Ito ang mga Diyos ng Celtic na pinamumunuan ni Laugh, ang Diyos ng Liwanag. Pinagmamasdan nila ng buong interes ang iyong pag-unlad.
at sabik na marinig ang iyong sasabihin. Humakbang pasulong sina Rio, Issei, at Arya, magkahalong excitement at kaba ang nararamdaman. Hindi nila inaasahan ang ganoon. Pansin, at hindi sila sigurado kung paano tutugon. Laugh! Gayunpaman, pinatahimik sila. Siya ay isang matangkad, payat na Diyos na may matingkad na berdeng mga mata at isang pilyong ngiti. Pagbati, mga kabataan. Sabi niya na parang musika ang boses niya. Ako si Love, at ito ang aking mga kapwa Diyos at Diyosa. Sinusunod namin ang iyong mga pagsasamantala ng may malaking interes. At naniniwala, kami na marami kang maibibigay sa mundo. Sina Rio, Issei, at Arya ay nagpalitan ng pagtataka. Hindi nila inaasahan ang gayong papuri at hindi sila sigurado kung paano tutugon. Humalaklak si Love, huwag kayong mahiya, mga kabataan. Lahat tayo ay Diyos dito. Lahat tayo ay nagsusumikap para sa iisang layunin na gawin mas magandang lugar ang mundo. Dapat nagtatrabaho tayo, magkasama, hindi nag-aaway. Iminuwestre niya ang malapit na mesa kung saan inilatag ang isang marangyang handaan. Halika, sabay-sabay tayong magputol ng tinapay. Mag-usap tayo, at matuto sa isa't isa. Sino ang nakakaalam kung anong mga dakilang bagay ang maaari nating gawin? Sama-samang makamit, nakangiti sina Rio, Issei, at Arya, nakaramdam ng ginhawa at pananabik. Magkasama silang umupo sa hapag, at nagsimulang kumain at mag-usap, makipagpalitan ng mga kwento at ideya, at gumawa ng bago. Baklad ng pagkakaibigan at pagtitiwala. Ituloy po natin sa susunod na kabanata. Please like and subscribe for more videos. Maraming salamat po.